Tapos mo. Natanggap nyo yan, lahat. Natanggap nyo yan, pati yun. Tapos yung grocery nyo. Yung mga bigas. Dilata nyo, hotdog nyo, ilabas nyo nga. Ayan o. Anong yung pinupost-post mo sa face ni Mayor? Na kayo hindi tumatanggap sa barangay? Saan galing yan? Ay, patayin mo si Galileo mo. Oy, patayin mo si Galileo, palalayasin kita rito. Tinatanggap ko na lang kayo rito eh. Diba? Tinanggap ko namin kayo. Inaklaro ko na sa'yo. Ha? Pag-post ko sa page ni Mayor na hindi na nakatanggap sa barangay. Ilan beses na kayo tumanggap? Pangalawa, galing ba kay Mayor yan? Galing sa barangay. Galing sa akin. Ngayon, yung 1,000 na hinihingi nyo, yun mandato ko ng pamahalaan na kung sino yung may bahay, no, ay bibigyan ng 1,000. Kahit kaming frontliner, wala. Inuna namin yung may bahay. Since wala kayong bahay, tinanggap namin kayo rito. Dahil naawa kami sa inyo. Pero binibigyan namin kayo. Kami yung pinupost-post kung hindi ka nakakatanggap sa barangay. Ano ngayon lang? Pangilan? Kailan ka nag-post kanina? Kahapon. Kagabi. Bago ka tumanggap, nag-post ka na. Nakatanggap muna kayo, no? Nakatanggap muna sa... Tumanggap ka muna bago ka nag-post. Ibig sabihin, inain mo na... Kasi nakapila na sila. Kasi ba? Kasi wala nga raw ID. Ano ba? Kailan nga kahapon? Oo, wala nga ID. Di ba nilista sila? Nilista sila. Dahil uunahin mo na yung may mga quarantine na may listahan. Sir, ito lang sa akin. Sa tagal na sir, wala kami natin kayo sa pagka-private kami ng palabas. Anong gusto mo ngayon? Anong gusto mo ngayon isisisi mo sa barangay yung hindi mo paghanap buhay? Sino nag-utos niyan na walang magyadyaya ko ba? Hindi ko sinisisi. Hindi ka lumalapit sa barangay. Bakit hindi ka lumalapit? Kaya pa nang ibang boys ulit. Bakit magpupuspos ka? Yun na, wala na. Hindi na kami pinapalabas na ng ano. Kaya nga, hindi ka lumalapit sa barangay, di ba? Bawal naman talaga eh. Gusto mo, palagasin mo na lang kayo. Okay lang sa'yo. Mayabang ka pa. Wala ka nang makain, nagyayabang ka pa. Ito may sabi na wala kang makain, kaya tinutulungan ka ng barangay. Ngayon, magyayabang ka nga kung pinaglumayas ka. Ikaw ang iniisip ko lang kaya kangan mo yung anak mo nito. Kung wala kayong makain, may barangay kayo matatakbuhan. Ikaw ang nagsabi ayaw mo lumapit sa barangay. Ngayon, magpupuspos ka sa page ni Mayor. Dalawang bisis ka na tumanggap eh. Imagine mo, nakaraan tumanggap ka. Kagabi tumanggap ka. Tapos kanina magpupost. Ay, nagpigay ng pagkain, di ba? Binigyan ko pa kayo. Tapos kanina magpupost ka. Ayan, ano mong kalukuhan mo? Saka kapatid mo, tatay mo, nakakatanggap sa amin ah. Yung SK yung kapatid niya. Nakakatanggap sa... Hindi, yun pa ba? Di ba ano? Di ba ba eh? Lahat po nakakatanggap. Ayaw ko yung sinasalbahin niyo kami. Hindi, ako po hindi. Talaga po, sinasabi ko po talaga sa kanya. Okay lang po, kahit wala po kami makakatanggap. Nasa po naman ako nakasigil. Yan ang epekto ng bisyo mo. Wala na ngayon. Huwag ko sabihin sa akin. Ako ho ang kapitan dito. Kilala ko kung sinong may bisyo. Ngayon tumigil kayo dahil nakaupo ako. Pero nung araw yan ang bisyo ninyo, ngayon sisisihin niyo yung gobyerno na ganito nangyari sa buhay ninyo. Huwag ka manisi. Huwag ka manisi ha. Kapag kami binibigay naman ng mga kain, pinapauna kayo, Kayo ang inuuna namin sa mga kain. Saka hindi, Che. Binigyan natin sila na, siya ng quarantine pass, di ba? Wala po kayo. Wala kang quarantine pass. Yun, para makalabas. Kasi nga, ang quarantine pass binibigay yan sa may bahay. Ay, sa bahay kayo. Ako po yung nakasig sa bahay sa tao. Ito ngayon, kinawa yung kinakain mo galing sa barangay. Pilata mo galing sa barangay. Tulong yan sa inyo. Para sa inyo yan.
Ayan po, clarification po, ayan po yung mga binigay namin. Ilang araw din po. Mali kasi. Nakatanggap din po sila ng ayuda na galing po kay chairman dahil nga po, sila yung naabutan ng lockdown dito at homeless. Magagalit ako sa ginagawa mo. Ibang normal yun. Yung lalaking ito ay nagmamalaki pa po. Okay lang lumayas ka. Kasi pinatawag kayo ni chairman. Pinatawag sa inyo. Pinatawag kayo ni chairman. Ate, pumila na kayo doon. Kung nakara na kakuha ka, sandali. Ay, kang yung kasama niyo po yung nagbibigod, sabi ko, ito po, alam niyo. Nabigyan pa rin kayo. Hindi kayo binibigyan ng barangay. Huwag niyo na nga sabihin na hindi kayo binibigyan ng barangay. No? Yeah. Eh, tinutulungan kayo ng barangay. Ako na po talaga humingi na kasi. Okay yun, tanggap namin yan. Salamat sa paghingi mo. Pero itong asawa mo wala sa matinong pag-iisip. Pasensya na po talaga kayo, Jerry. Bakit naman gumagamit ka pa? Yeah. Ha? Wala kami pera pang gamit dyan. Okay, tapos pero kung may pera ka, gagamit ka. Wala, hindi na ako gumagamit. Diba? Kilala ko kayo. Kung gaano kayo kasugapan nung araw, umupo lang ako, kaya medyo nabawas-bawasan. Pero huwag nyo sabihin na hindi kayo gumagamit, ha? Pasensya na po talaga kayo sa pangalaman. Ha? Pinaklaro ko lang, ha? Pinaklaro ko lang sa'yo, ha? Kapon na, pinapuntahan pa kayo ni chairman dito sa akin. Kaya nga, sabi yung mag-iina ron sa may gilid, Dexo, puntahan mo. Ako yung nag-utos niya. Ako yung nag-utos niya. Chairman yung nag-utos. Hindi pa kayo nahiyan, ha? Sabi sa barangay, tanggalin ang nasa kalsada. Dahil naawa si barangay, hindi ang kayo, nakatago naman kayo. Nakalive kayo, ha? Tapos, kung anong meron sa barangay, binibigyan kayo. Huwag mo isisi sa akin yung 1,000 na galing kay Mayor. Kasi ang mandato ni Mayor, kung sino yung may bahay, siya bibigyan ng lockdown. Eh kayo doon, hindi natutulog dati nando kayo eh. Opo. Binalik ko yung pera kay Mayor na sobra. Bakit tamo? Eh kanino ko ibibigay? Wala na akong mabibigyan kaya binalik ko kay Mayor yung pera. Tapos isisihin niyo ako na hindi ko nabigyan ng 1,000. Yeah. Ay kung sinabi niyo ngayon na kahit kanino yan, hindi binigay ko sa inyo. Pasensya na po talaga kayo yung chairman. Pasensya na po. Pare, ha? Yes, sir. Kung pagod ka. Mas pagod kami sa'yo. Baka wala ka lang, hindi mo magawa yung gusto mo. Kami pagod na pagod. Huwag mo naman kaming gaganituhin. Araw-gabi kami nagpapakailan para bantayan itong barangay nito samantala ikaw. Patulog-tulog siya maghapon. Ha? Huwag mo kaming ganyanin. Ngayon, kung hindi mo gusto yung patakaran ng barangay, hindi ka naman taga rito, wala kang bahay. Di, alam mo Maris lang. Maris ka. Oo. Huwag mo lang kami siya. Tapos yan, hindi mo kapatid niya. Ay, saan ka? Diyan ka rin naman sa labas eh. SK set. Ay, nasaan barangay ka? Yung sekretary SK. Yung nung babae. Yung babae. Pero pag raon, gumagamit ko pa siguro. Ha? Gumagamit ko pa ba? May parangay kayo lumapit kayo sa akin. Dapat ito lang kasi ako dito. Kasi baka, sa ito ko lang. Pumunta ka sa akin. Pumunta kayo sa akin. Binibigyan ko kayo. Hindi naman kayo pumupunta sa kanya eh. Hindi kayo magpunta sa akin. Kapag magpupuspos kayo. Hindi naman kayo pumunta sa barangay ah. Yung kapatid mong SK secretary, binibigyan. Ba't hindi ka ba binibigyan? Oo. Kaya nga,
ate, no? Pasensya na po talaga, Chairman. Sisingin niyo ako kung isang beses lumapit eh, Chairman. Wala na kami makain ang hindi ko kayo binigyan. No? Pwede na ako sisihin. Pero, lahat pinagawa ko eh. Masakit sa akin. Masakit sa akin. Pera ko naman pinagastos ko eh, para matulungan yung kaparanggay ko eh. No? Hindi ako ganun sa inyo. Gusto ko lang klaruhin. Na next time, huwag naman ganito. Walang magtutulungan dito tulad niya, sarado. Nandito ka sa loob ng barangay, tayo magtutulungan. Kung anong kailangan, tingnan nyo dyan. Sige nga, maliban sa inyo. Diba? Sa Palma, marami na tutulong dyan. O ako, ang nagbibigay ng pagkain lahat niya. Imagine nyo, sila na nagbibigyan ko, hindi naman sa akin nila. Kayo, lalo na may anak kayo. Hindi lang kayo lumalapit sa amin. Yung lumalapit sila kasi kay Kerman, eh kayo hindi kayo lumalapit eh. O sige, tapusin natin ito ha. Tapusin natin ito. Kung ano ang kailangan ninyo, try nyo kami muna. Ha? Hindi tayo mag-iwanan dito. Pare ha? Alam mo marami kasama ng loob sa barangay dahil kinukontrol kayo ng barangay. Pero, lagi nyo tandaan, nagkataon nyo ng barangay chairman ako. Kailangan ayusin yung lugar. Kailangan ayusin yung lugar. Pero hindi ibig sabihin mag-aaway tayo. Tayo pa rin magtutulungan dito. Sige.